Hello. And extend na natin, guys. Good morning. You know, Mav. Good morning, Mav. Kanina pa ako gising eh, anak eh. Shout out sa anak ko. Aga. Aga ng baby boy ko ah. Yan ka. Kanina pa ako nakalagi, naka-AFK lang. Chinek ko eh. Yan, puputok na. Ayan, good morning. Puputok na, magle-level 2% na lang. 75 na. Level 75 na. Red Moon, here we go. Ang hirap magpa-level. 3 months, guys. 3 months. Galingan. Sige, nak. Morning. Kabait ka. Ayun, sa mga makapanood ng replays later, yan, anak ko yun, si Maverick. Tawag sa akin ng anak ko, idol lang po. Idols, Dolby ba ako, nak? Aga yata, pasok mo. Good morning. Yan na, puputok na. By the way, guys, yung extension sa si Magic Square is 2 beses lang pala. Yung 150 gold tsaka 200 gold. After that, wala na. Hindi na pwede. Hindi ko napansin yun, ha? Kasi yung marathon ko ngayon, tagal na 26 million yung ano ko. May mga tickets yata ako extra kanina. Aside from that, nagano ako na labato, gumamit ako ng gold 150 tsaka 200 para papalevel ko muna para makatulog na ako mamaya. Photo. Good morning sa mga tropa. Sa lahat ng players ng MIR4, good morning po. Yan, puputok na po si Jeff Almighty after 3 months of grinding. 3 months. Okay.
Ayun. Kapit na. Alang. Ayuy. Ito ko yung mukha ko, guys, sa kanan. Yan, good morning. Umaba yung buhok ko dito, kakagrind. Good morning sa mga nag-drop by sa page ko. Ayan. Jeff Almighty, server Asia 2, 83. Asia 83 kami, guys. I think lilipat sila, bas... Brother Bintoy plays sa server namin. I think yung Sugo Guild lilipat sa amin. And good news, ay ang pagkakarinig ko is alliance din namin sila. From the we are from the Blacklist Guild. Yan. Ang daming pumasok na grabe. Chinese players, grabe yung mga pumasok dito sa server namin. Kukunin talaga sa amin yung ano, yung Snake Valley ng Alliance namin, tsaka yung Bichon Valley namin. Ayan. Bali sa amin pala yung Bichon Castle dito sa server 83. Malamang kukunin nila yun, so, kasi sobrang dami ng Chinese player na nag-migrate dito. Pati yung top 1 na whale. Ayan yung Ferrari, guys, kung nakikita nyo. Ilang Ferrari yan. Grabe itong mga millionaires na to. Dito nag-squid game sa server namin. Ayan, nakikita nyo si Ferrari. Grabe. Yan. And makakalaban namin mamaya, guys. Malamang lulusob itong mga to. They are so ready to battle later night around 10 PM. So panoorin nyo mamaya yung live stream. Ah, unti na lang, puputok na si Jeff Almighty ko. Sobrang ano, nakaka-proud na nakaka-stress. Grabe itong tawis na to. For a simple semi-spender na Sarmati na rin, Sarmati user player. Ano, yan, nakapag-level 75 na rin tayo at last. From warrior to arbalist. Pero may good news tayo, mukhang mahal daw ang mga account sa December 14. Abot daw ng 100,000 ng mga 100 KPS, ha. Mukhang road to, ano, ha, second hand car or pan down payment ng brand new, ano. Maganda mga Pasko na mga mag-MIR4 na mga pioneers. Oy, Boss Jeff, sasama ba sa war sila? Raldmark, shout out Espinas. Raldmark Espinas Repulio. I think kaya sila pumasok kasi yung totoong number one na whale sa amin na Chinese. Naban yan eh. Nasuspend yan. So ang ginawa niya is nilakad niya talaga yung account niya yun na nasuspend. Kasi gumamit yan, na videoan yata siya ng speed hack or marami nag-report sa kanya na that account is using an illegal application, which is yung speed hack kung tawagin. Yung para nag-teleport, yung ganun. Tsaka yung portal, yung bigla na lang magpo-portal, yung lilipad-lipad sa ano. Pero yung lipad-lipad, guys, kada raid boss, kada dun sa mga boss nung isang spot, for example, dun sa fourth floor ng Bichon or Snake Valley, pwede gawin manually yun, kaso nakakapagod yun. Pero yata siya, may script yata, yun ang pagkakaalam ko, guys. May script na ginagamit yung mga Chinese players, di ba? Parang yung sa mga bot dun sa valley, yung mga nag-grind and nagmimina ng dark steel. Yan.
ilang months din, almost 2 months yata or 2 months yun na ano, na ban. So si top 1 namin, sino ba yung pinakamababang top 1 dito? Si Ferrari na baba. Sa siya yung pinakamababa dito, guys. Kaya tayo yun eh. Hindi. Warrior. Grabe yung Ferrari nila. Ginawang Squid Game yung ano, server namin. No? Patay kami dito mamaya. Sana makompleto. Just, ang alam ko, guys, yung sugo sa kila Bintoy Place, kung napapanood niya siya sa YouTube. Pinapanood ko rin yun. Marami rin tayo natutunan sa kanya. Yung mga payo niya tsaka mga tips. Alam ko sa amin papasok. Alam ko pumasok sa amin eh. Sa server 83. Dito. Kasi medyo well-organized kami dito. Pero yun nga lang, wala kaming whale na Pinoy. Tapos may iba kaming reinforcement sa ibang server. Yun bali, yung mga naunang players ng server 83, sila Chris Rose. Lumipat ng newer server yun. Tapos doon sila nagpalakas, kasama niya yung mga kaibigan niya. Ayun. Tapos sinabi sa amin na someday, pag may migration, lilipat. And which is, nakalipat na nga rin sila sa amin. Ayun, shoutout kay brother Chris Rose. Ano siya, mage. That time, level 58 niya, iniwan yung account niya, binenta niya dito. Pumalo din ng mga 18,000 yung account niya sa level 58. Walang, ewan ko may epic, alam ko walang epic pet yun eh. Pero maganda talaga yung gamit para sa level 58 that time. As in, maganda talaga. Yung Sogo, sasama yat. Alam ko sasama, bro. Alam ko, Rald Mark. Alam ko sasama sa amin yung ano. Sa amin yun, sa amin. Anti-Chinese yun eh. As I've heard, ano, umalis sila kasi malakas yata yung mga Chinese dyan. O ano, hindi ko alam yung drama sa server nila eh. Pero mag, ano, mag... Manonood ako ng mga former uploads ni ano, ni Brother Bintoy. Ayun, but by the way, hindi ako yung guild leader ng Blacklist, ha? Member elder lang ako, elder. Ayan, yan si Black Ice yung leader namin. Pero napakasipag niyan, guys. Saka yung mga ibang elders natin. Sobrang na pinakamahirap na part yung mga kinausap niya, mga alliance namin na sa ibang guild para mabuo. Kasi nanggaling yung guild namin sa traitorship eh. Ayan. Kumbaga na traitor kami ng isang Pinoy na sumali din sa mga Chinese. Tapos yung buong guild na yon, kinuwit nila yung guild nila. Lumipat sila ng India server, dun sila nag-farm. Pero sila yung guild alliance namin nun, malakas yung guild na yun na umalis sa server namin. Siguro ganun yung marketing strategy nila, pero syempre nalungkot din yung iba kasi ang hirap tibagin talaga ng Chinese that time nung mga early months. Mga 2 months ago. Ayan. 1.5 months ng buhay nung server namin, napakahirap. Ngayon lang medyo pumapalag yung ano. At ito na nga, malapit na, unti na lang kapit. Abot ba ako 16? Mukhang hindi ako sa abot ng 16 minutes. Tay tayo dyan. Nabibili ba ang ticket? Alam ko. Aabot ba tayo? Pwede bilhin. Papatapap ako ah. Asa na yun? Para sa 1% 15 minutes. Ay, baka abot-abot. Mukhang aabot. Nakaratratin na lang natin. Medyo excited na ako. Although marami ng mga level 75. Pero nakakatuwa lang. Kasi na, sobra yung puyat namin para sa isang account. By the way guys, marami ako account. I'm using 2 computers. Tapos tig-tatlong account yun nandun. Tapos may mga sa cellphone pa. Yung iba na kuha na. Na mga magandang usapan. Pero yung iba iwanan ko kasi yun yung next eh. Kunyari, just in case na pumalo ako ng 100 kps. Ano, sila yung next na medyo tututukan natin para maging mapunta dun sa power na yung power level.
Ayan, mag-grind na kayo. Medyo mahal kasi may chismis, may kausap akong malakas nating kaibigan sa ibang server. Medyo nagbigay ng details about dun sa mga presyuhan. Filipino players ang bibili. Mostly malaki tinatawad nila. Bibili nila ng 70,000 or mas mababa yung iba. Pero as much as possible, antayin na lang natin December 14. Kasi pagbagsak yung presyo ng account, hindi ko ibebenta to, gagawin kong taga-tipak to talaga. Every ano ah, every time na magzi-zero lang yung XP natin, ah, kunyari wala ka ng recharge ano vigor, yan. That's the only time na magtitipak to, pero focus tipak to. Pero medyo good news kasi yung narinig natin na chismis. Pag maganda yung level, tapos maganda yung PS. Ayan, kahit isa lang ako, isa lang yung epic pet ko, guys. Yung Gcash clan na may alay ba sa war or kalaban sila. Gcash ally, alliance namin, nasa allies namin. Gcash Gaming. Shoutout nga pa sa Gcash. Yung Indo-X, eh, kalaban namin naging ano, kumanip na sa amin. Kasi we have an Indonesian player, si Chocolate. Yan. Bumalik siya doon para hawakan yung Indo-X eh. Mga Indonesian players yun. And Vultures, the Gulay Clan, Kingsmen LTD, tapos Kingsmen main guild, Vanguard, Deities, PH, Mythicals, Celestia, Elementus PH, Ubas Gaming PH, J7 Esports. Yan yung Kingsmen main. Yan. Then mad when wet. Yan ang mga alliance, sobrang dami namin alliance. We are not a greedy server, basta ma-unite lang yung kingdom. Kahit paano. Maganda rin naman yung napag-usapan ng mga guild leaders namin sa mga guild namin tsaka sa alliances na kung paano yung hatian. Although medyo mababa lang yung sweldo. 800k yung nakukuha every week, pero pagdating sa amin, di ba, may 30%. Mga 500k, ganun, 500,000 na higit yung darks. Pero okay na rin, not bad. As long as maganda yung server, hindi ganun katoxic. Tapos maganda yung activities ng guild, may clan challenge, may clan expedition. Tulungan din pag may raid boss, lalo na yung bulwark dati. Kaso ngayon, mahirapan kami mag-bulwark kasi dyan na yung mga Ferrari group, yung mga squid game ng mga Chinese. Pinagtripan yata yung server namin. Kasi pababawiin nila yung ano eh, yung nasuspend na player na Chinese eh. Ah, si Mr. Choco. Proudmark, nasa 83 ka ba? Anong server ka? Anong in-game name mo rito, brother? Oh, nasa Indo-X si Mr. Chocolate. Actually, dapat ibebenta yon. So, baba nung offer sa kanya eh, sa account niya. Ang asking price niya that time, I think 2 weeks ago, asking price niya ay $750. Pero tinatawaran ng $650. Kasi sobrang baba na nun. Malakas na yung Mr. Chocolate eh. Ito, 100k PS na yun eh. Masipag yun, guys. Cellphone lang gamit nun. Ayaw nun naglalaro sa computer eh. Pasanay daw siya sa cellphone. Masipag yun. Mag-asawa sila, guys, naglalaro. Ay, yung asawa niya kasama niya. I think siya rin yung kumokontrol ng account. Okay, Radmark. Anong account mo dito? Dali ka, mukhang 83 ka, kilala mo si Mr. Chocolate. Nag-aaga niya nagpuyat ha. So 9 a.m. ha, may server maintenance. Putok na, 10 minutes abot tayo, guys. Tapos may main event tayo kasi pag once na level 75, may makukuha tayong... Ano ba to?
Saan ba yun? Yan. Ito. May main event tayo sa Spirit Stone Summon. Sana makukuha tayo ng epic pet. Epic pet lang yan. Medyo late na ako nagising kagabi. Full AFK ako kaya medyo masigla pa ako hanggang ngayon. Pero after this, after ng main event, matutulog muna, iiwan ko na mag-AFK na to. Kasi sobrang pagod na ako sa routines ng mga character ads. Sobrang nakakapagod pag marami account. Unting tease na lang, December 14 guys. Sana yung mga level, at ba ito? 100,000 PS. Sana maganda yung mga presyo ng mga account. Kailangan talaga. Maverick Joshua Deronia. Lord, saan pwede magpa-level 60? Level 52, 57 PS AFK spot. Actually, depende kung sa anong tingin mo. Anong character yan, brother? Saan pwede? Level 60 ka, tapos 57. Dali ha, titignan natin. Hindi ba ako? Kaya open lang ako. Open ko yung isang account para ma-open ko yung isang mapa. Sa ano, sa mga passage, yan, yan, yan. Yan ang, para sa akin, doon ko iniiwan eh. Pero, sa mga, ano, labyrinth, yan, labyrinth. First floor, second floor, third floor. Mamili ka kung saan mo kaya, at saka, doon ka sa fast kill. Kasi, parang ganun din yung loot. Eh, malapit na 1% na lang, guys. Kapit, kapit. Hindi na ako Yossi ko. Pasensya na sa mga bata. Huwag mag-Yossi. Lancer 50. Malakas yung Lancer. Mga third floor. Third floor yan. Alam ko eh. Snake Pit Labyrinth. Passage. Pero passage 3 over 3. 3-3. Third floor. Pero para iwas PK. Doon ka lang sa labas. Sa labas nun. Para kunyari may kaaway yung guild nyo. Hindi naman kayo nakawar. Ayun, kahit ikutan ka, mapi-PK status sila, di ba? Pero kung medyo kampante ka sa character mo na ano, dun lang. Pero wag mo na lang, ano, i-peaceful mo na lang. May sasawsaw at may sasawsaw, pero pag naka-peaceful ka naman, hindi ka naman upakan basta-basta dun. Nasa server mo yan, pag marami nagtitrip, eh na, puputok na, guys, kapit! Puputok na siya. May pinaghirapan natin. Tatlong buwan to, guys. Hindi tayo ganun ka-spender gaya ng mga ibang tropa. May mga iba tayong tropa. Grabe, grabe yung investment nila. 100,000 sa invest. Grabe. Yan na. Puputok na. 75. Yay! Yeah. Ooh, sarap. Para ka nabunutan ng tinek. Yeah! Yan na. Salamat. Ay. Woo! Server 83, Jeff Almighty, level 75. Yun yung main account. Then next yung ano, yung Tawis, kaka level 70 lang. Ni-rush ko talaga eh. Ano, one month and 2 weeks yun ng server 83 bago ko ginawa yung dalawa. Mage, tsaka Tawis ginawa ko. Late sila ng 1.5 months sa server na to. Ayun, nakahabol naman. May mga pinagbabawalan tayong technique kung paano nakahabol yun. Pero legal na technique yun, guys. Ha? Yung mga power grind ko lang talaga na ano. Whew, sarap. Iba yung saya, guys, pag level 75 ka na. Ako nagsabi siya. Ano, Sarmati lang ako. Kaya kanina, ayun, yung pala, may Sarmati na ulit. Ito pa rin yung may masilbe, ha? Merong may silbe. Ito pa rin. Yung mission scroll. Yan ang... Medyo invest ka lang din ng ano. Kailangan to kasi. Kailangan nyo makuha yan. Yung ticket na yan. Yung dalawa. Tapos yung red para sa epic pet. Nakit, tapos 25% experience. Tapos power grind lang. Yung account ko, guys, ano, semi-spender. Tapos Sarmati user nung dalawang Sarmati, 2-1 a month. Yun, nag-iipon ako para dun. Kahit yun lang, guys, pwede. Papalag yung marireach nyo rin after 3 months. Or siguro mas mababa pa.
Ako kasi hindi ako nagtitipak eh. Sobrang bihira ako mag-mine ng ano ng dark steel. Ang inaim namin dito is yung level 100,000 power na PS kung tawag. 81 ako ngayon. Medyo mababa as you can see kasi hindi ganun ka-prepared yung character ko that time. Yung arbalist ko. Kasi dati akong warrior. Kung warrior ako, siguro mga nasa 92, 91, mga 10k power, mga nasa 90 plus yung PS ko. Kung tinuloy-tuloy-tuloy lang yung grind nung warrior ko dati. Kaso nag-switch ako eh, kailangan sa guild namin yung arbalist. So, ano, take one for the team, parang gano'n. Ayan ako yung sacrificial lamb nung guild. Ayun, eto, hindi ko na iti-tier 4 to. And, hindi ko na iti-tier 4 yan. Kasi may nakakuha tayong rest. Mag-uwi, tingnan natin. Tapusin lang natin yung 3 minutes, guys. Kuya Jeff, sana dumalaw ka sa Asia 84. Kung best comes, hanap mo. Ah! Shoutout sa server 84. Actually, okay din dito sa 83, brother. Kasi, tingnan natin sometime. Tingnan ko ah, pag ano, after December 14, pag sinuwerte tayo lahat, pwede ko bitawan yung isa kong alt lagay ko dun para makasama ko yung mga iba. Ayan. Update nyo lang ako pag ano, pahingi daw Sarmati Laral. Laral Mark, ayun, ipunin mo na lang bro. Pag ano, naiintindihan ko naman yung mga walang pang top up dyan. Pero, NFT to eh, di ba? Kailangan nating pagandaan yung mga ano, para sa akin pag ganyan kasi yung Axie nga ang laki-laki nung ano di ba investment parang okay lang malaro yung wala kang investment pero wag tayong mag-expect ng malaki wag tayong malulungkot pag mababa yung Draco na palitan kasi iba nagpa-farm ng dark steel di ba. Pero wala kasi sa tipak-tipak yung ano eh, kaperahan eh. Isipin nyo guys ha, ito yun oh, kung bakit medyo sa account ka talaga babase, pwede ka magbenta ng account. Kasi NFT to na majority is third world country, kung tawagin yung mga Philippines, India. Yan, wala mga buyers masyado dyan. Ang bibili niyan mga whale ng Chinese. At saka merong North America and South America. Yan. Alam ko meron din sa Europe. Alam ko yung NA, Europe yan, di ba? Russia, yung mga ganun, di ba? Hindi, NA, North America. Tama ba ako, guys? Sila, pwede silang bumili. Yan. Kumbaga, kunyari, $2,000 is maliit na bagay sa kanila. Diba? Kaya nila bumili nung pag nakita nila may potential yung game. Yeah. Pwede nyo rin kasi ipunin yung Wemix, yung mga Wemix nyo. Kasi someday, magkakaroon sila ng mga ibang games na pwede gamitin yung Wemix. Yung Wemix wallet or currency. Aside from yung Draco. As of now, MIR4 pala nilalabas nila eh. Pero maglalabas pa ng ibang game yan. Pero as of now, ika 100 pa lang nung MIR4 sa na ni-launch dito sa Southeast Asia. Ayan, kaya sine-celebrate natin lahat. Kuya Jeff. Minsan dadalawin kay server 84. At Pinoy din yata may hawak eh, no? Yun na, lalabas na tayo. 1 minute. Doon na natin bubuksan yung dalawang premyo. Kunin na natin. Yay! Level 75 reward. Eh, minalas nga ako sa pet eh. Isa lang yung pet ko. Galing pa sa red box. Na 300 pieces. Hindi ako nakakuha sa mga copper. Sobrang malas to. Hindi kasi ako doon nag-invest eh. Sa, ano yun. Mali-mali din yung mga unang investment ko dito sa, ano, sa account na ito. Pero okay lang din kasi hindi ako literally naglabas ng pera through my wallet. Galing yung investment ko sa Dota 2 lahat ng arcana set ko, lahat ng mythical set, lahat ng
magandang gamit sa Dota, wala, ubos. Ultimo yung invoker kong Dark Artistry, wala, napunta sa MIR4. Binenta ko tapos Steam Wallet. Then from Steam Wallet, nag-purchase ako ng mga dailies, gold, yan. Basta maraming binili rin to. Pero may mga mali din ako mga purchases dito sa mga, sa trading. Yun. By the way guys, yun sa mga bagong server, ito ang technique kung gusto nyo mag-gold. Ganito yan eh. Ano ba? Diba may nabibili kayong pang noob, yung $100 beginner's package yan, yung $99 na yan. Yan. Yan yung makukuha nyo. Yan yung counterpart. Yan, ito naman yung bow, tapos ganyan. Ako, may bago ako sa 253 Arbalist din. Ang ginawa ko, bumili ako ng ano ba to? Ng gold. Gold ang binili ko. Tapos sinantay ko lang mag 1 week. Tapos yung mga whale doon, syempre nakapag-farm na ng mas malalakas na tier na item. Bumibili, binibenta nila yung mga basurang item na defense. Kunyari yan, sa bow, skill damage reduction, di ba? Sa mga armors, yan yung mga mura eh. Yung mga, ito boost medyo mahal. Yung counterpart niyan mura. For example, ito, tingnan nyo, ganito nakababa presyo sa amin, 500 gold tier 2 na. And so, dun sa mga bagong server, yan ang gagawin nyo, yan ang bilhin nyo. Wag, kunyari, wag ito. Kasi yan yung pinakamura. Parang tingin nila basura yan kasi gusto lahat opensa, di ba? Gusto nila offensive yung items. Ah, Jeff, pakihaya ko kay Ma'am Jaja. Oh, sure, sige. Sige, sige. Sabihan natin si Ate Jaja. Siya prime minister natin dito eh. Balik tayo ha. Yun. Yung difference kasi na ito, sobrang overpriced sa mga bagong server yung ganito. Kung bibili nyo to, bili kayo ng gold na marami. Tapos dito, ayan, bibili nyo yan. Hanggang maka tier 4 kayo. Pag nabili nyo yung mga basura na kala nila, basura. Pag na tier 4 nyo yan, you have choice. Na pag level 55 mo, may makukuha kang isang piraso na pwede mo exchange. Pag tier 4 na siya, sobrang mura nyo nabili, di ba? Paunti-unti or sobrang mura nyo nagawa. Saka nyo i-switch. Pwede rin yung gawin sa weapon kasi sobrang mamahal ng mga weapon tsaka armor. Damage decrease muna yung kunin yung option. Tapos, ano, reinvest nyo lang. Pwede nyong bayaran ng 1,000 gold. Pwede, kunyari tier 4 na to. Pwede mo siya i-switch, magbabayad ka lang ng 1,000 gold. Although medyo malaki, pero pag habang ginagapang mo yan, for example, to Miri Bow, 600 isa. Di 1,200 yung tier 2. Tapos, ito, 950 lang. Minsan nga, 800 pa yan eh. Minsan walang bumibili eh. Kaya sobrang bumabagsak yung presyo. Ganun lang, tier 4 nyo lang yung defensive na option. Saka, tapos pag tier 4 na, saka nyo i-switch ng offensive. Yun, pwede yun. Mas makakamura kayo ron. Yun nga. Pero kailangan mo talaga mag-invest din ng onti. Kasi may pag-iiwanan ka talaga kahit papano. Pero kung relax gaming kayo, okay lang din. Ayan. Magbubukas tayo ng ticket. Bago tayo matulog. Main event guys. Oh. Saan ko papalo to? Ayan. Yun ba sa bago? Kaso hindi makaka-count yun eh. Pero syempre eh. Event eh. Tara, banat tayo guys. Dito ko ba ilalagay? Kasi sayang to eh. O dito. Nababigay na itong pet na to. Tignan natin kung kailangan. Crit evasion. PvP damage reduction 8%. Critical evasion 110%. And receive bonus damage reduction by 8%. Boss damage reduction. Pantipak. Mining 10%. And gathering 10%. Knockdown resistance boost by 10%. Yan. Yung Dauntless Spirit. Knockdown with 50% chance. Knockdown resistance boost by 50%. Okay. Knockdown lang pa. Parang hindi siya ganun ka ano eh, para palabasin siya eh.
ang maganda lang dito yung 8% na PvP damage reduction. Boss receive damage pang tanke. Okay din para sa lahat, especially sa mga tanke. Okay din siya, tsaka sa mga lancer. Kaso ito kasi hindi siya yung pang end game na pang ano eh, easy switch. Pag na nalock mo na yung mga epic pet na red, hindi yata siya pwedeng gamitin para sa akin pag yung sa mga mayamang player. Sayang yung pangtipak. Pero knockdown resistance kasi 10% malaki din. Buti nagbigay. Hindi siya yung pure gathering lang at saka mining. Pwede na rin. Not bad. Not bad. Bukas na tayo. Pero ang gusto ko yung Byoho. Ay, Byoho ba? Yung basta. Dito ko na, di ko siya kukunin, guys. Tinignan ko kanina eh. Yung... Pero sabi, ex-Draco daw yun pag nakuha, diba? Tama ba ako, guys? Wag, diba? Oh, tama. Hindi eh, kasi hindi siya sulit eh. Hindi siya sulit. Not unless yung promise point niya, sasagad mo, talagang pipilitin mo. Makatotohanan ng ano lang tayo sa amon. Sa tayo isa. Ulang Dragon Ball. Yun oh. Nagaluan ako ni MIR4. Kapit. Na. Ano sa tingin nyo, guys? Ay po, siya, ba't napindot ko? Tanong pa lang ako eh. Ba yan? Ano to? Saka masamput. Dali naman, oh. Anin ko to. Meron na ako nyan eh. Dapat daw may yan eh. Lang. Ganyan lang kami maglaro, guys. Simpleng-simple. Hindi namin hinuhugutan. Ayan, tabi ka muna dyan. Langya ka. Ikaw pa lumabas. Ah. May isa pa. Banat, bye. Banat. 1, 2, 3. Pusin natin anime. Wala na. Alat. Dapat iikot-ikot ko pa yung itlog na yun. Napindot ko bigla. Anyways. Ayun na nga. 75 na tayo. Titignan ko mamaya yung Red Moon. Tatapusin ko yung quest. Kasi may maintenance mamaya, di ba? Yun ang gagawin natin. Siguro pag-ising ko, mag-stream ako, guys. Hanggang war na yun. Hanggang... Tingnan natin yung resulta kung anong gagawin ng mga Squid Game Chinese dito. Grabe, ang dami nun. Dito sa server kasi namin, wala talagang Pinoy na papalag eh. Na way. May papalag naman kasi team game naman kami dito kahit paano. Yun nga lang, level gap talaga kami dito sa mga whale. Tingnan nyo naman. Ayan. 150 na si ano. Naku, Diyos ko. Lahati yung damage namin. Grabe ito mga ano. Tingnan nyo guys yung grabe. Ano to? Grabe tier 3 oh. Kung nagkapasahan yung mga whale ah. Grabe. Saan kayo galing? Amin yung pera. Ito yung naban sa amin. Ito. Ito yung nasuspend sa amin. Wala pang 1 week. Level 83 yata siya nung naban. Ay na suspend. Ito yung nasa amin talaga na original. Tapos account niya yata ito, mga tropa niya. Grabe. 129. Putsa. Dapat kahapon yung war eh. Para kahit paano buhayin namin si Andres Bonifacio. Putsa, 94. Ha! Tipin niyo yung mga ano, grabe tawis oh. Grabe spenders. No. Bagay at alam ko ito yung mga Chinese people na ano eh, na mga may Ferrari daw sila, ganun. Hindi ka makakasama sa grupo nila kung wala kang ganung kotse.
Yun ang pagkakarinig namin, ha. Chismis lang yan, guys. Pag epic, maingit ka sa akin. De, may epic ako isang piraso. Wala sa epic, guys. Wala pa. Wala. Huwag mo masyado pusuan yung epic-epic na yung display lang yan. As of now. Ang importante talaga dito, as I can see, yung skill. Dapat yan, mapaapoy nyo yan. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Kasi team gaming labanan, eh. Ika-kite mo lang yung ano, eh, yung murder ball, kung tawagin sa Rise of Kingdom, murder ball. Yung talagang riot na sa gitna. Ganun. Kung malakas yung skill mo, kahit wala kang pet, makakapitas ka talaga. Kahit yung rare pet lang. Pero syempre, iba pa rin yung may epic. Grabe. Ito na si iMist. Yan, Filipino ka. Yan yung mga Filipinos na ano, na kumampi sa China. Chinese. Ayan, nilagyan namin traitor. Oh. Traitor siya. So, pag nilagyan ka ng traitor dito, is minus 50 ka physical attack tsaka spell attack. Tapos, nung nilagay namin yan, nagtatawalan yung buong server kay iMist. Sobra ng renaissance. Grabe yan. Ayan na yun. Tapos yan, yung iba na the rest. Ayan na yung mga blacklist. Pero hindi sa amin originated to, eh. Galing sa ibang server to na nag-reinforce sa server namin. Hopefully, ano, sana kayanin namin mamayang gabi kung paano plano. Kasi hindi kami tatama talaga. High level yung iba. Level 90 yung iba. Diba? Tingnan nga natin yung level. 96, 75. Ah, pwede. Tatama kami. Kasi level 20 yung gap ng level bago talagang magsusobrang miss yung tira mo sa kanila. Pero grabe, level 96, oh. Ako nga, sobrang saya ko na. Nag-level 75 ako ngayon, eh. Life is unfair. Eh, sila, well invested yung accounts nila. Ayos, sakto lang. Siyempre, ayan, puro blacklist, Renai, puro Chinese din. Tingnan natin, ano, grabe, masakir to mamaya. May galit sa blacklist yung Renaissance. Yung Chinese, wala kami, kaya namin yung Renaissance, eh. Kaya namin yung mga yan. Nag-declare nga ng war yan, eh, tapos sila nag-alisan sa, sila yung nag-declare ng war. Nag-alisan sila sa guild nila. Bumalik lang nung nag-clan challenge sila tsaka clan expedition. Tapos nagpulasan ulit. Tapos nag-ingay ulit kasi nung bumalik na si Kraken. Kraken tawag namin doon sa top 1 player na Chinese, eh. Malakas yung Renaissance. Kaso, wala silang recognition dito kasi syempre alam mo naman, Pinoy humuhugot, eh, kampi ka sa China, eh, ganyan, eh. Syempre, if you can't beat them, join them, eh. Kaso nasa amin yung valley, ilang buwan na nasa amin yung valley, yung Bichon Valley tsaka yung ano ba to, yung Snake Valley, hindi nila makuha. Paano sila magko-collab ng play dyan? Maririnig lang nila 1, 2, 3, go, hindi nila communication wise, hindi mangyayari, eh. Magiging unorganized sila, eh. Binigyan namin ng chance sila, eh. Kaso, mas pinili nila, eh. Ayan. Eh, kanya-kanyang trip yan, guys, eh. Yan ang trip nila, eh. Yun nga lang, syempre, sa alliance namin, which Blacklist, Kingsmen, Ubas, yan, Gcash, yung mga alliance namin, eh, kumbaga sa server 83, mas may kwento naman yung buhay namin. Walang sila, ewan ko anong kwento nila. May napanood pa ako sa YouTube, may nag-upload ano, Renaissance versus Server 83, edi wow. Tapos huwag nyo nga ine-edit kung sino ka man. Huwag mo ine-edit yung vlog mo. Hindi nyo nga nalusob nung in-upload mo, eh.
Yung pagpasok niya ron sa room 2, puta, nagkandahiga-higa kayo sa amin. Renaissance daw versus ano, 83. Eh di, wow. Alang niya. Pilay na pilay nga yung guild nyo. Ngayon, ngayon, medyo may laban kayo ngayon kasi dumating yung mga Chinese. Pero yung guild nyo, sirang-sira dito sa server namin. Hindi ko alam kung ano yung hugot nyo. Pero, eh, ganun talaga. End of the day, ayun, kahit magkalaban yung mga guild natin, eh, sana ba yung magbebenta ng mga accounts sa December 14, sana maganda yung presyo at makakatulong sa lahat yun, sa lahat ng mga nag-invest. Yun lang yun. Yung drama, iiwan lang yan sa, ano, sa game, di ba? OPS lang sila, Nela. Yun nga, nagsayang sila. Low PS lang. Oo, low PS, high PS, okay lang yun eh. Kasi yung gaya na sinasabi ko sa kanila. In the end of the day, ibebenta at ibebenta din nila yung account nila eh. Mahirap na mag-invest guys sa mga ano, yung kunyari all epic ka na dyan, tapos patataasin mo pa. Kumbaga sa Axie, ano eh, nagpa-isko ka lang na pag nagpa-isko, na nagpa-isko, tapos hindi ka naglabas ng ano, hindi ka nagbebenta ng Axie team mo, parang ganun yun. Ito pag nag-gold yung ano na legendary na yung item, mahirap na yun. Mahirap na ibenta yun. Talagang ang aabangan mong buyers nun, pag naging NFT na yung account. Kunyari, nagkaroon ka na ng ganun, full epic ka na, kulay red lahat yan. Tapos, sinuwerte ka pa, nagkaroon ka ng legendary, which is yung mga gold. For example, ito yung epic, di ba? Yan, tapos ito yung next, ito yung final eh. As of now, yan yung final. Bakunyari, nakakuha ka ng isa niyan, di sobrang mahal na nung account mo. Parang mahirapan ka na mabenta yon kasi only few Filipinos lang ang makakabili nun at maiisipang bilhin yun. Diba? Mangilan-ngilan lang, not unless ka na YouTuber ka, nasikat, diba? Yung mga ganun. Pero kung yung simpleng hardcore online gamer ka lang na ano, kahit sabihin mong super spender ka, is mag-iisip ka kung bibili ka ng ganun. Diba? Parang wala eh, kahit bumili ka ng ganong kalakas is wala kang patutunayan eh. Bida ka lang, ganun. Pero hindi ko ma-explain eh. Parang ang hirap. Bibili ka ng ganong kamahal. Siguro mga presyo na mga 200,000 na, 300. Pag ganun na, pag dumating na sa point na yun. Kaso ang hirap hanapin. Saka spender din yung account na yun pag nagkaroon nun. Kasi tumataya yung nag-staking or bumibili ng sa ex-Draco ngayon ng mga items using their Draco coins. So overpriced yung Draco coins ngayon, di ba? Yun. Kung nanonood pa yung kaninang nagtatanong pala kung saan daw siya, level 60. Dito lang ang tambay ng mga 60 ko eh. Snake Valley, Snake Pit, Snake Labyrinth, third floor. Yan, dito lang. Yan, sa labas niyan, portal tayo dyan. Ayan, pag portal mo sa 3 over 3, Snake Valley, ayan, Snake Pit Labyrinth. Yan, sa labas ka lang. Yan, dito ka lang. Yan, ganyan-ganyan ka lang. Ako, dyan ko iniiwan eh. Ngayon, tinanggal na yung war eh. Sa guild namin. Sila yung nag-declare ng war, sila rin yung nagtanggal. Ayan. So, yung dalawa na lang na ginera namin yan. Ang dami yan ng kahapon. Ang dami namin ka-war. Lahat ng alliances nila, pati yung mga sub-guild nila, winner namin. May ano kami. Shoutout kay Ainz Gaming. Ayan, siya ang ano namin eh, ang sponsor namin pag ganyan. Iiwan nyo lang dito guys, at least pag tinigay kayo, hindi naman nakawar, eh safe lang. Pwede rin sa pakuha, ayun, pwede rin dun. Pero dito kasi, maganda yung loot dito, yung parang ano to. Ito yung loot nyan eh, yan. Yung rare oil, dito drop yan. Sa loob, siguro mas mataas yung chances. Naikot tayo. May makita tayo.
Tingnan natin kung kaya ko yung mga pwede upakan dito. Meron. Wala. Ayan. Ito, tropa. Lion. Tingnan ko wala. Ano naman eh. Wala. Lumalabas na pangalan. Guys, abangan nyo yung server 253 kong Arbalis. Marami akong, maraming umaway sa akin dun. So, Mythical. Shoutout sa Mythical's Guild. Yung kanina, Vanguard. Ayan, alliance namin yan. Patahimik. Kaso delikado kasi dito. Minsan, nagpa-power trip yung mga ibang, ano eh, saktong level lang. Yung mga ka-level ko, yan, minsan namamasyal din dito gaya ko eh. Pero na, nasa secret mind talaga yung iba. Ayun nga, kung nakalagin pa yung kanina nagtanong, dito ang tambayan. Ayan, dito. Tapos peaceful ka lang. Ayan, dito. Mas okay dito. Ito dito, mas okay dito. Yung sa kabilang tagus niya. Ayan, sa green, laging may boss. O ka lagi sa may boss. Kasi maganda yung loot din ng may boss eh. Tapos lucky chance drop. Yung lucky drop. Yan, yan ang mga item pag itatambay mo dito. Nako, Pinoy ang bibintahan. Grabe, humingi tawad. Account 100k magiging 7. Buti sana kung ganun eh. Totoo yun. Siyempre, utak ng Filipinos. Magbabuy and sell sila eh. Ano eh, it will end up sa mga foreign players. Ano mangyari sa atin? In the end, ano, provider lang tayo ng mga account nila. Sila talaga yung maglalaro nito hanggang endgame. Not unless yung may mga ayaw magbenta ng account, talagang na-enjoy yung laro. Yung it's not the money's worth ba't nila nilaro to. Parang in-enjoy nila, nagustuhan nila yung community, na-throwback nila yung mga nilalaro nila dati 10 years ago, which is yung mga MU Online, Lineage 2, Aeon Online, Run Online. Yan. Yan yung mga may mga PK eh. Pag nasa lubong mo, pwede mo patayin eh. Yan yung namimiss ng mga tao eh. Ito parang tingin ko Lineage 2, para siyang ganun. Kaso in Lineage 2 hindi pwede tumalon. Walang jump. Tapos yung skill niyang ano dito sa skill chart ba, table something ganyan. Parang sa MU Online kasi onti lang yung mga slot. Yun nga lang may page 2. Diba? Ayun, medyo limited lang yung mga skills unlike dun sa mga talagang real MMORPG na nag-exist talaga sa personal computer, sa PC. Kasi ito multi-platform kung tawagin, di ba? Mobile game lang siya. Dun. Yung skill niyang normal skill dito, tsaka ulti parang sa Mobile Legend lang eh. Yung usual format ng ano, ng MMORPG sa cellphone, gano'n. Wala, tambay-tambay lang na ganyan. Tulog ka na, war mamaya. Oh, wala lang, nagpapaano lang ako kasi medyo masaya pa ako eh. Na level 75 natin. Within 3 months din. By the way, yung server 83, pumasok kami dyan mga one week delay kami. 1 week na yung server nung napasok ko yung ano ko, yung account ko dito. Ayun, next target natin is yun na nga, yung level 100 kps. Ayun na, so steady grinding na lang ng level. Ganun pa rin yung routine, pero mas po-focus kami ngayon. Ako pala, mas po-focus ako ngayon sa conquest tsaka sa mysteries. Tatapusin ko yan. Mamaya tapusin natin yan. Tapos yung conquest, ayusin ko yan. Tapos tong, ano ba to? Constitution, yan. Ito madugo. Ito talaga madugo. Sobra to. Itong flower oil. Teka, flower oil ako ah. Bakit lima lang yung flower oil dito? Parang dami ko pinakita yung flower oil kanina. Ah, hindi pala. Ah, rare oil pala to. Okay. Rare oil. Mag-iba pala yung flower oil sa rare oil. Ang silbi mo.
Ayun, so yun na nga. Yun sa passage 3 over 3, alam ko dito yung flower oil, dito rin drop yun. Eh. Alam, yun ang alam ko. Makikita naman natin dito yan. Yun nga, dito nga. Mostly, minsan iniiwan ko dito pag kinlangan ko para pag-gising ko, buhay pa yung account ko is, ayun. Meron ako flower oil, pero madalas nirarandom ko eh, lalo na nung nagka-war kami. Pero hindi ako di ko tinatambay dito yung account ko kasi parang ang baba ng XP. Pero ngayon, like I've said yan, steady na tayo, level 75 na. Max natin na 81,600 PS. So, onting kembot na yung mga 19,000 power na lang. Woo! Tingnan natin. We still got 2 weeks kung ano matingin natin. Kung hindi, kahit mga January na. After Christmas or after New Year. Basta umabot. Once na pumutok ng level ng 100k PS to. Depende kung maganda bigayan. Bibigay ko. Kasi may mga backup akong account. May Tawis ako. Tsaka may mage akong ano, mga naka-rare, naka-epic pet din. Yun nga lang, mababa pa yung level. Kaka 70 lang. Eh, makikita nyo rin to sa... Makikita nyo rin sila sa stream ko pa. Balang araw. As of now, ito muna yung nakikita. Ayun. Yes, bro. 24/7. Pahinga lang nung computer ko is ano, maintenance tsaka brownout. Eh, pinapatay ko lang yung monitor. Tapos naka ano lang sila. Naka power saver lang. Yung dalawang computer. Ganun talaga. Kasi pag gano'n eh, pag tinulugan mo, laking kawalan. Kasi minsan, pag nag-AFK ka, pag gising mo, 8 hours kang tulog, ang laki, parang ano, parang nawala ng 10%. 10% XP. Ganun. Sobrang laking bagay. Laking bagay ng AFK. Kung kaya naman, kung kaya nyo, kung may computer kayo tapos hindi kayo pinapagalitan ng mommy at daddy nyo. Ayun. Yung pinagbabawal na lang na technique, patayin nyo yung monitor. Tanggalin nyo yung mga ilaw ng mga monitors nyo. Ay, nung sa CPU, yung mga RGB ba tawag doon? Sa ilaw-ilaw yan. Dilimin nyo na lang. Kaya takpan nyo ng kumot yung ano, kung naka-fiberglass yung harap. Hindi nakikita nakabukas. Pwede rin sa cellphone, yan. Yun nga lang, madudurog yung cellphone nyo. Okay na, bilhin na lang kayo mga Realme. Yan, Realme phone, yan. Okay yun. Ang grinding. Ayun, dito rin ito. May Realme ako yan. May naka-AFK din minsan na account dyan. Pagtulog. Kinlangan. Ayun, o. Paano ba? Stay safe. See you again later. Mas okay level or PS? Level or PS? Level! Level! Yung PS pwede ayusin yun. Level talaga. Kasi kaya bibili ng account yung mga ibang players kasi what they are buying is time. 'Di ba? Yung PS bili, pag may gold ka, spender ka, bili ka gamit. May pan-top up ka ng gold, makakabili kang gamit. Kahit sabihin mo yung constitution, may iba kasi, oh, mahirap mag-constitution kasi tsaka inner force kasi dali mong gagawin ganyan, blah blah blah, 'di ba? Ganyan, 'di ba? O, bibili ka ng ganyan, di ba? Pero pwede mong daanin sa gold yan, eh. O, market. Punta ka market. O, 30. Kung spender ka naman, dibilin mo yan. Yung nga lang, masyado talagang marami. Di ba? Masyado talagang maraming piraso para maiwan level mo lang yun. Pero level talaga. Although yung spender, napapagod. Kunyari ako, ginawa ko kanina, nagmarathon ako sa Magic Square. Gumamit ako ng ilang extra tickets. As you can see, parang mga 30,000, 30 million yung pumasok na XP, di ba? O 30 million may get. Para mapilit ko lang na mag-level 75 to kanina. Aside from that, gumamit ako ng 150 gold, tapos isa pang 200 gold, bali 350 gold, para magkaroon ako ng ekstrang isang oras para mag-stay dun sa Magic Square. Di ba? Oh, so kahit spender ka, ano, what you are buying is time, 'di ba? 'Yun yung effort nung nagpilot o nung may-ari nung account, 'yun yung babayaran mo kaya account talaga na high level muna bibilin mo. Okay lang yung mababa PS. Para sa akin ah,
okay lang yun. Kasi pag mimiss yung kalaban mo, kunyari level 70 upakan ako, mas malaki yung chance nung mananalo yung ano, yung level 75 sa 70. Yung hindi nagkakalayo yung PS, ha, hindi yung sobrang baba naman ng PS nung level 75. Medyo mababa lang, kunyari ako yung level 70 yung 81 PS, tapos ako level 75 pero 75k lang yung PS ko, ganun. Medyo may mga chances pa rin pwede akong manalo. Depende na lang din sa pet kung ano laman niya, kung naka PvP pet ba siya. 'Di ba? Pati yung mga enchantment ba tawag doon, oh, enchant kung pang naka PvP option, ganun. Iba pa rin. War na mamaya, sayang XP. Oy, Kevin Bora, my neighbor. Kamusta, pare? Oo nga, war na natin mamaya, bro. Ayan, kakaputok lang ng level 75 natin, Kebs. Medyo masaya ako. Nakatulog naman ako. Pagising-gising lang naman ako sa ano, eh. Sa ating gaming sofa chair. Sofa. Ang gaming chair natin. Di tayo bibili ng racing chair na pang gaming. Masakit sa puwet yun, eh. Maganda yung gaming chair ko rito. Pwede ka humiga. Kukunin mo lang yung mga unan sa kwarto. Ba? Oh, naka-epic armor na, pre. Tagal na to. Mga 2 weeks. 2 weeks ago. Boots na lang. Boots din na trabaho ko ngayon. Boots. Pero may nakita nga. By the way, may nakita nga pala tayong boots tsaka pants. May gagawin ako, eh. Ayan, magti-tier 4 nga pala ako. Kaya iuwi ko muna to. May nakita akong pants kanina, eh. May pants ako nakita. Tipi lang ako sa beach yun. Kebs, ilang PS ka na? Alam ko may gagawin ako dito sa account ko, eh. Ito, may pants ako. Ito pala. Pwede ako mag tier 4, guys. Yung sinasabi ko sa inyo, PvP damage reduction. Kumbaga sa mga server, basura yan, basura. Basurang ano yan, mga item. Yun ang tingin nila. Diba? Yun yung mga natabi ko. Oh, so, pwede akong... May nakita ako nagbebenta 500 lang. Sana nandito pa. Ayan, no? Oh, diba? Oh, 500 lang. Oh, diba? Oh... Tapos titier 4 ko. Kunin natin. Ah, maganda pala, eh. Napaganda pa yung umaga ngayon. Ano, 2,500, oh, diba? Oh, sa 1,000 gold mo, may tier 3 ka kagad. Ayaw mo pa. Oh, pag na tier 4 mo, bili ka ng ganyang basura hanggang ma-tier 4 nyo, nyo i-switch. Diba? Ayan. Ang bibili natin dito, guys, iwan natin tong plus 5. Para kung sakali may bibili, at least medyo plus 5 na siya, 'di ba? Malay mo, may mga bagong players, ganun. Dapat medyo concerned ka rin sa community. Kasi pang sasalpak ko lang naman 'to, eh. Di ito na 'yung bibili natin, 'di ba? Ayun. So, meron na ako nito, 2. Oh. Tapos bottom. Oh, di may tier 4 ako, 'di ba? Okay na. Oh. Happy na. Ah, tier 4. Oh. Pang. Oh. Oh, may tier 4 na ako, guys, 'di ba? Nakita nyo, 'di ba? Tier 4. So, pero pag yung tier 4 nilagay mo sa market, sobrang mura mo lang mabibenta kasi walang bumibili. So, ganito gagawin ng iba dapat. Yan. Taka sa exchange kunyari, yan. Oh, tapos takaki-click mo yan, yan. Oh, tira mo 990 lang na gold, oh, pang switch para lang maging opensa. 'Di ba? 990 lang yan, guys. Not, oh, di ba? Bili ka ng basura. Yung basura magiging tier 4.
Sobrang mura nyo kung susumahin yung mga pinagbibili nyo. Pitch nyo, ipon lang kayo, benta kayo ng mga ano, ng kung ano man. Hanggang, okay, mag-top up kayo. Ayan. Ako ganun gagawin ko, isi-switch ko to after. Pero hindi ngayon, kasi wala naman akong gold eh. Siguro pag nabenta tong, may binibenta ako eh. Yan, pag nabenta to mamaya, sana mabenta na. Nabenta siya. Isi-switch ko siya ngayon, di ba? Feeling mo gumastos ka ng 1,000 gold para lang ma-switch yun. Pero panalo ka ron kasi yung nagsimula ka sa tier 1, tapos dalawang tier 1, tinier 2 mo, tapos dalawang tier 1 uli, naging tier 2, tapos yung tier 2, naging tier 3, di ba? Yung ganun, so on and so forth. Pero mga basura deals mo lang sila nakuha kasi sobrang baba ng presyo. Pero once you make it tier 4, then i-switch yun. Yung ma-re-realize yun, parang napabilis yung proseso mo. Diba? Yun. Ganda ng kabayo mo. Kaka-level 70 ko lang din kanina. 75. Ganda ng kabayo. Oo, maganda yung kabayo na ito. Okay din. Kaso, mas... Arbalis kasi mas okay yung baboy. May baboy din ako bro eh. And dali. Yung baboy talaga ginagamit ko. Ewan ko nga ba't binili ko to eh. Natuwa lang ako siguro nung araw na yon. Tsaka may extra gold. Kaya yung baboy ginagamit ko dyan eh. Mas bagay sa arbalis. Ayan na. Oh, diba? Bagay oh. Para ka naka go-kart. Auto enhance tier 4 ay plus 4 basag ulit itong dilaw, di ba? Oh, pray yun oh, kurap oh, tier 5 lang ba yun? Oh, so mamaya pag nabenta natin isi-switch mo lang yan, di ba? Switch mo ng opensa. Pero as of now, pwede. Ma-enjoy mo naman kasi tier 4 is tier 4, guys, ha? Kahit ano pa option yan. Kahit depensa man yan, defense or offense type, okay lang yun. Basta tier 4, okay lang yun. Yan, dinadouble click ko talaga. Kasi minsan na-aksidente tayo dito sa enhance na yan, eh. Kaya minsan nakakatakot. Yung mga kaibigan tayo nagganyan, eh. PvP bonus damage. Ang sarap. PvP attack. Okay na ako dito. Oh. Ayos na to. Kahit di na pala ako magpalit eh. Parang nawalan lang ako ng ano, ng 6% sa PvP damage reduction kasi kabalik na rin counterpart yung isa, di ba? Magiging 7.7 dun sa original tier 4. Maging 7.7 ano, PvP damage boost naman, di ba? Eh, since parang PvP damage boost yung nakuha natin sa baba, eh, as of now, pwede magstay yan. So, isa na lang kailangan natin. Yan. Isa na lang. Pwede ba? Uy, pwede! Eka! May boots ba ako? Ay, patay, wala. Sana, oh. Ah, pwede. Gagawa ako ng dalawa noon. Tapos ito, yun nga lang, gagastosan ko to ng 1,000. Para ma-switch. Tingnan natin kung makakagawa tayo. Kung kaya pa. Marami pa ako resources, eh. May 4.8 million tayo. Taka 3.3 million na dark steel. Yan. By the way, guys, di kami nagtitipak. Nakukuha lang namin sa sweldo. Yung literal lang na sweldo pang sana yata akong ano weapon to, diba? Weapon kulang tayo nung ano yung ba yun? Scale la yung ganito leather, kailangan ko ng blue leather. Dali tayo dun, nabitin. Dali.
Ito lang yung sapatos ko. Kung nagdalawat ko, nabuo ko ito ngayon. Kung may extra lang ako leather. Tingnan natin kung... Ito lang pwede ko. Ito lang pwede ko ipalit. Ano to? 141. 100. Ah, kinulang pa. So, palit tayo. So, mamaya pa to. Ay, ambot. Ambot. Yay! Woo! Pakisama, guys. Pakisama. Wow. Ba? Nakisama, nakakita nyo naman yun. Ganda. Nakisama. Yun nga lang, wala akong ano, wala akong gold bad trip. Pero pwede, okay na to. Mamaya, tier 4 na rin yung boots. Tier 4 na rin. Yan. Ito, mamaya isi-switch ko to. Pag dumating lang yung gold. Para matapos lang yung ano, kalbaryo ko dito sa mga tier 4, tier 4 na to. Para manahimik, focus na ako mag ano, lahat yun, ire-red ko na lahat ng mga materials. Grabe, kinapos pa ako. Pero tingnan natin, alam ko mababa lang ba pag sinwitch ko? Sana mababa lang yung gold pag ano, tier 2. Mababa lang yung gold nung may heals. Ito yun, di ba? All damage reduction. Kung mababa, pwede. Sana hindi 900 gold. 999, 990 din. Ito maganda gawin. Pwede kung tap panto mamaya. Malamang magtatap pag hindi ako, pag minadali ko mamaya pag gising ko. Tapapan ko ng mga 100 pesos na gold para matapos lang talaga. Mukhang matatagalan pa ako dito. Sana may bumili dito. Ay. Bagsak ko kaya presyo na ito. Sige. Para masarap. 899. Yan. At malamang mamaya pag gising ko, okay na yan. Yan, kung sino yung nakakita, bilhin nyo na. At 3-day sale kayo ngayon. Ayun, by the way, good morning nga pala sa lahat. Ayan, matutulog na ako. Kita-kits mamaya. May war tayo ng, ano ba? Ano oras ba yung Kebs? 10 p.m.? 10 p.m., di ba? Yun. Magre-regroup kami ng mga 9 o'clock. Pero siguro pag gising ko ng hapon, nakalagin na ako. AFK muna tayo kung saan man tayo makahanap ang pwesto. Level 75 na, Jeff Almighty, guys. Good morning. See you again later. Good morning. Bye-bye.